guys, yung kagising ko lang. Medyo puyat tayo kagabi. Medyo marami tayong ginawa, no guys. Hindi ko nga nag-vlog kagabi, pero kahit dyan pa man, mag-vlog tayo ngayong araw na to. Wala lang, hindi ko alam kung bakit gusto mag-vlog ngayon eh. So ngayon, dito pa ako sa igaan ko. Magising ko lang. Nagising ako kasi naamig ko niluto ng aking bilas. Sobrang pagod ko kagabi guys, hindi ako napag-ilamos bago ako matulog kagabi. So normally nag-ilamos ako kasi may ginagamit akong sabon, yung nabasabon kasi yan. Organic soaps kasi siya eh, yung pangalan nga lang it's anti-acne. Anti-acne pero wala naman akong pimples, although after ni sa akin eh. So wala akong pimples pero maraming ano. Baka rap fruit. So para din siya madagdagan, gumagamit ako ng organic soap nga. Yan yung anti-acne soap. Kasi wala nang space. So hello, baba na tayo ng 4 para makapag breakfast at maso makaligo kasi alis tayo ngayon. So ano pa meron ngayon? So makipaglibig kami sa isa mga kapatid o asawa ng kuya namin. A few inches later. So you know guys, hindi na ako sa kusina. Niluluto pa na aking bilas. It's hot dog. Ito siya guys. Ay, nasaan na? Wala dito. Ito pala. Hindi, meron akong taho dito. Nakapamangkin ko. So you know yung guys, bago pala ako maligo siya mag-breakfast, meron pala ang first agenda dapat gawin. Pinahilin sa akin ng kuya kong pulis yung kaya sakyan to, gagamitin namin mamaya para pagpunta doon sa mga ipaglibing nga. So, marami yung gagawin bago kami umalis. Yeah. Medyo nakapagod pero okay lang kasi kailangan gawin. Utusan tayo eh. So guys, bago kumain ng breakfast, ito, bumili muna ako ng taho. Kaya tayong taho. Inom tayo ng taho guys. Actually guys, taho is my favorite na iniinom tuwing umaga. Actually, nahanap-hanap ko ito eh. Nung bata nga ako, humingi pa ako ng bariya sa mother ko. No? Kinukulit ko pa siya para lang makainom ako ng taho. Pag naanimig kasi ako ng taho noon, taho kasi, nung bata tayo pag yung elementary or high school, actually elementary, di ba, nangungulit tayo pag gusto natin umiinom ng taho. Kahit 5 piso lang yan, 10 piso lang yan, at makinom tayo ng taho. Kasi nga, gusto ko yung lasa ng taho tuwing umaga. Kaya gustong-gusto ko siyang iniinom. So you know guys, maglinis mo na ako sa akin and after that. Maligo na ako tapos kakain. See you later guys! Few moments later. So you know guys, nasakay na ako sa sasakyan. Nakaligo na ako, nakapag-bis na ako. So ngayon, alas tayo, susundin ko muna yung mga kapatid ko at yung mga pamangkin ko kasi sasama din sila sa pag-libing niya sa kapatid ng asawa ng kuya namin, pulis. So guys, mag-drive muna ako. See you later guys. What's up guys? Nandito kami sa bahay ng ano ba yan? May sumabit. So nandito kami ngayon sa bahay ng ate ko, sundo ko na sila kasama yung mga pamangkin ko. By the way guys, kasama natin sa pagkakulis. Bayo ako. Ayan guys. So guys, diretso na kami ng cementerio kasi hindi na kami nasabay sa convoy nung mga bata. Patay. Kasi nga, hindi naman ganun kaganda yung sakyan namin, baka mag-overheat. So diretso kami ng cementerio. Para doon kami mag-aantay, para pagdating nung ano. So ganyan mag-explain guys. So, alam. We'll be right back.
dito na kami ngayon sa San Pedro de San Fernando. So kakarati lang namin. Ang oras ngayon ay 9:35. Sabi kasi nila 9 o'clock ang leaving. So nag-text na sa amin yung kapatid nung or yung kuya namin pulis na alasis pa na sa mga karating dito sa military. So mag-aante pa kami. So meron pa kaming 25 minutes para mag-aante. So wala pa masyadong tao dito. So kami-kami pala. So hindi muna kayo baba na sakin kasi mainit sa labas. Dito sa sakin sa kaya rin. So rest ko. Ito pala yung kasama ko guys. Ako nung dito sa labi arayos. Ano pa pa siya no guys, meron akong Bluetooth headset dito. So importante kasi ito basta nag-drive tayo para once na nag-house phone natin. So dito na tayo sasagot. So hindi tayo kailangan sumagot sa akin phone. Especially yung phone ko kasi ginagamit ko for my vlog. So obligado talaga ako gumamit ng ganito para magtawag sa akin. Wala lang, share ko lang, pakilala niyo. Meanwhile. So you know guys, kakatapos ng ibaba yung pampatay doon sa libingan niya. So, di mo maiwasan pa lang di talaga maiyak. Kasi especially kung alam mo yung feeling na nawala ka ng mahal sa buhay. Kung di nyo pa matatanong guys, alam ko yung feeling na nawala ng mahal sa buhay kasi not once, kasi dalawang beses po ako nawala ng mahal sa buhay. In 2014 po, it's my daddy na namatay siya. And then, the following year naman po yung mami ko naman po sumunod. So, masakit para sa amin kasi hindi man ganun katagal, no? Tsaka ganun kahaba yung distansya ng pagkamatay ng parents namin. So, masakit talaga. Kaya alam ko yung feeling kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. So, habang nililibing yung patay kanina, hindi ko maiwasan din maiyak. So, yun yan, no, guys. Share ko lang sa inyo. Kasi iba talaga yung feeling ng mawala ng mahal sa buhay. So, you know, guys, medyo against the rate naman tayo. Ayan. Medyo madilim. So, paalis na kami dito sa cementerio. Pumunta kami ng... So, hindi ko lang kung saan kami pupunta. Pero sa pagkaalam ko, putata kami ng poultry. Kasi pipick up kami ng mga eggs. Kasi yung business ng kuya ko, eggs. So, nag-deliver siya ng mga eggs sa mga Korean restaurants. So, and also sa mga hotels. So, yun lang. Share ko lang, guys. So, guys, alas na kami. See you later. Paalam. What's up guys, Mr. Sat again. So ngayon, kaante lang namin dito sa poultry. So, ang una-una napansin ko dito guys sa poultry na to, medyo hindi ganun kaganda yung amoy. Kaya nga poultry, diba? Wala lang, ma-share ko lang ba? So ngayon guys, kuha kami ng mga stock namin ng egg. Para, kasi marami ng orders sa amin, ng restaurant. Dahil nga, malakas ang egg ngayon dahil nga Christmas. Especially ang sinusupply namin ng mga eggs is mga Korean restaurants and also mga hotels na Koreans din ang mga may-ari. Gusto nang papapansin nyo guys, medyo malawak tong lugar na to. Ayan, maraming poultry. Ayan sila. And then ito pag nasa nila sa harapan ko. Ayan guys. So, yun nga guys, ang unang taga napansin dito, it's hindi ganun kaganda yung amoy. Hindi ako sure kung bakit yan, ano, dahil nga syempre, dahil nga nasa poultry tayo. Medyo against the light po tayo, no, kasi medyo madili. No guys, try natin pasukin yun sa mga ano dito. Bahay ng mga manok. Pero di ako sure kung pwede tayo pumasok. Pero silipin natin guys ito. So di talaga nung kaganda yung amoy, no guys. Kaya medyo ilang tayo. Medyo madilim, no guys. Nakikita nyo ba ako guys? So ito siya guys. Ayan. Mapapansin guys, marami talaga mga manok. Ito ating tatawag na 45 bees ba yun? 45 bees? Di ako sure eh. Pero basta, alam ko sila. Yan. Ito yung mga white eggs na mapapansin na kadalasan natin kinakayo, yung mga kasanayan natin. So kumukuha din kami ng mga organic eggs, yung mga color brown na eggs. Pero hindi kami sure kung meron silang stock ngayon. Pero normally talaga kinukuha namin yung mga white eggs talaga. Ayan guys, kung makikita nyo. So guys, ang lugar na pala to, alam ko na sa ano to, part siya ng Bacolor, Pampanga. So medyo malayo talaga sa Angeles or Malaysia sa syudad. Kasi ano na ito, parang pinaka-baryo siya ng isa sa mga baryo dito sa Pampanga. Okay, nakakuha na kami ng stocks namin. So ito sila. Guys, kasi sila. So kuya, ilang case kasi? Kasi kuya ko. Kuya, ilang case kasi ito? Ah, anong na case po yan. So pagdating ng Angeles yan, babagsak na kagad namin yan sa mga sinusupply namin. So, no guys, pagkita yung medyo against the light, hindi ko nakikita. Sa taro sa ita, sana narinig nyo ako.
Yan guys, yung nakikita niyo. What's up guys, Mr. Zat again. So ngayon nakauwi na kami. So ibababa na namin mga gamit namin or yung mga eggs na in-order namin. And then after that, task kasi namin, sort na namin. And then i-deliver namin sa aming mga sinusupplyan. Don't forget to like this video guys and also subscribe on my channel. This is Sir Zat, nagpapaalam.